Okay, so good evening guys. So gusto, ngayon gabing ito ay gusto ko lang po sanang share sa inyo kung paano gamitin ang Flipgrid sa cellphone at saka sa laptop. Ano po? So sa cellphone po, pwede po natin siyang i-install by using the Play Store. Ano po? So dito po sa aking cellphone, bali siya po ay nai-install ko na. So, mapansin nyo po yung Green Plus. Ano po? So ngayon po, noong siya ay na ano ko na sa cellphone, ito po siya. Ano po? So na-install ko na po siya. Then click po natin scan. So yan po siya. Ano po? So paano nga ba gamitin ang Flipgrid? So before po tayo pumunta sa ating browser sa laptop, so subscribe po muna natin ang ating YouTube channel. So dito po sa ating pong browser, so type lang po natin ang Flipgrid. So, po ano po? So, Flipgrid, type po natin siya. And then, ito po yung lalabasan niya. Ano po? Magsa-sign up po kayo dyan. Okay, so sign up today. So that is free. So using your Gmail. Ano po? So this time po, tayo po yung mag-login kasi po may nakapag-sign up na po ako. So ibig sabihin po, meron na po ako account. So yan po siya na ha. So ito po yung interface ng isang teacher. Ano po? Interface po yan ng teacher. So pag i-share po natin siya, so pwedeng by Google Classroom, Microsoft Teams, or copy the link. Ano po? So kung i-copy po natin ang link na yan, and then let us have copy to the another browser. So yun po yung baling magiging interface ng bata. So habang po siya ay nagre-read po sa ating pong browser, papakita ko naman po dito sa ating cellphone. Ito po yung itsura naman po sa ating cellphone. Na yung kumapansin nyo po dun sa baba, yun mayroong green plus, i-click nyo po yun para po makapag bigay ang bata ng halimbawa ng video mga 1 minute and 30 seconds, and yung hinihingi natin halimbawa reflection. So ito naman po yung ating pong nasa laptop. Ano po? Nasa browser natin sa laptop. So for example po, my week 1 online class. Welcome to Flipgrid. Tap the pink camera below to open the Flipgrid camera if you are using laptop or desktop, and green plus sign if you are using your phone. Then record a short video and write your personal insights about the lesson using the prompts below. I understand that. I realize that. So yun. So ito po yung ating pink camera. So kung itatap po natin siya, so join to record. So join with Google. Okay.
So laging successful. So bali ang pag-putinap natin yung sa camera naman po natin sa ating pong cellphone, yung Green Plus, ganun din po ang magiging interface po niyan. So yan po. So kung mapansin nyo po, pwede po tayong mag-record. So you have 1 minute and 30 seconds to record your video. Click anywhere to dismiss. So yan. Okay, so good evening. So this is your math teacher, Sir Jomel Atienza. And then, pwede po kayong magbigay, maglagay ng effects. Marami po siyang options. Okay, pwede nyo pong mag-upload ng clip, mirror video, or mute, and record screen. Pwede po yun. Ano ha? Or simply, pwede po kayong maglagay ng effects. Yan. Kasi marami po yan. May filters, frames. Yan. So for example ito. Frames yan. Di ba? Or ano pa yung sa filters. Pwede po halimbawa ay yan, sunset. Okay. So, mamimili po kayo dyan. Base sa inyong preference. Ano ha? So, kayo na pong bahala maglagay. Emoji or text. Okay. Then, next. So, pwede nyo rin po review. The next, so take a selfie. Okay, yung ating selfie. The next, so uploading your video. Submit po natin, link optional, title optional, so kayo na pong bahala. So ganun po ano ha. So base sa hinihingi na lang yung mga teacher, so kayo na po yung kailangan makasagot sa ika nga yung kahilingan ng inyong teacher. Ano po, yan, submit. So yan, nakasubmit na po siya. Your video is now visible in the topic. Complete. Yun na po siya. Makikita na po ng teacher nyo doon, and then ang inyong mga kaklase ay makikita na rin po dito yung kanilang magiging mga responses. So, base po dun sa hinihingi ni teacher. Ano po? So, sana makatulong ito. Kung ang gamit nyo naman po ay cellphone, ganun din lang din po ang proseso niya. Kung paano natin gamitin yun sa laptop or sa desktop, ganon din po yung sa phone. Okay? So, once again, marami pong salamat at sana po ay nakatulong ito para sa ating online distance learning.